What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, iraraffle na nga natin yung sinabi ko na mananalo ng Wachupong products, no? So yun, meron nga akong 3 perasong Wachupong red brine shrimp na binigay ni Sir Jacob ng Wachupong. Yun, no? maraming salamat sa iyo, Sir Jacob, sa pagsuporta lagi sa akin, sa aming mga kaasang. So yun, no? Naisip ko lang, no? Ang dami kasing nag-comment. So parang sabi ko kasi noong nakaraan, isang winner lang. Gagawin ko ngayon 3, dadagdagan ko na lang yun. Kasi 3 red brine shrimp yun. Bali, ang gagawin ko na lang, lalagyan ko pa ulit ng granules na Wachupong noon. Lagyan natin ng granules growth na 3 rin. So ngayon, may bubunutin tayong 3 winner para sa ating raffle ng Wachupong, no? So mananalo yung 3 winner na yon ng 1 perasong red brine shrimp tsaka 1 perasong granules growth. So yun, no? Dalawang item yung makukuha niya. Tapos 3 tao nga yun. So yun mga kaasang, no? Huwag na natin patagalin. Bago tayo mapunta sa topic natin, i-raffle muna natin yung Wachupong para matapos ito. So yun mga kaasang, no? Gaya ng dati, kailangan kong i-copy yung URL ng video na yun para lahat ng comments doon ay makukuha nito. So doon sa comments na yun, doon magra-random pick itong application na to. So yan, pinaste ko lang doon yung URL ng video na yun, tapos filter ko lang yung duplicate. So lahat ng nag-comment doon, kahit masasamang comments, kasali sa raffle na to, no? Pero yun nga, kung sakaling may makuha akong bad comment, siguro hindi ko siya pagbibigyan. So yun, i-start lang natin to para makuha natin. A few moments later. At sa kasamaang palad, guys, no, nag-corrupt yung aking memory card ng aking camera, so hindi ko na-i-record o hindi nag-save yung raffle kanina, no? Ito yung third winner. Nandito na ako sa huling page ng third winner. Wala eh, kahit ayun, no, tinry ko na i-refresh, hindi ko na ma-back, hindi ko na mapakita sa inyo kung sino talaga yung nanalo, no? Pero ito, kung mapapansin nyo, ito kasi yung third winner na nanalo. Nag-comment ako dyan ng third winner eh. Tapos ayun, no, kung makita nyo, 1 second ago lang kasi kaka-comment ko pa lang dyan, no? Ngayon, yung second winner tsaka yung first winner, kanina pa ako nag-comment, makita nyo naman dito eh. Kasi kada na nanalo, comment ko agad para hindi ko makalimutan na yun, no? Second winner, 3 minutes ago. Bali kanina, 3 minutes ago, nagawa ko na yon na nai-raffle ko na to. Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi nga, dahil yun nga, nagloko yung ano, hindi ko naman pwedeng ulitin yun kasi nakakomment na ako dito eh. So yun, no, sana maintindihan nyo guys, no. Ginawa ko naman yung raffle pero hindi ko nga kaya ipakita. So yun, ito yung isa, si Penny Love. Yan yung first winner. Nakaano ako dyan, nakakomment 4 minutes ago. At so yun mga kaasang, no, congratulations sa 3 nanalo ng Wachupong. Tapos yun, no, kontakin nyo na lang ako, kukontakin ko na lang kayo. Basta message na lang tayo, no, tapos pag-usapan natin kung paano natin mapapadala yung inyong mga napananunan. So yun nga pala, hindi ko nasabi kanina, no, sagot nyo yung shipping nun. Bali mura lang naman yun, wala namang 100 pesos yung shipping nyo. So ayun, usap-usap na lang tayo. At ayun mga kaasang, no, mapunta na tayo sa ating topic. Bali, topic. Papunta na tayo sa ating topic. So ang naisip kong topic ngayon is ang flowerhorn feeding guide. So ano nga ba yung flowerhorn feeding guide, no? Bibigyan ko kayo ng tip kung paano nga ba o ano nga ba yung kung ano yung dapat nyong ipakain at kung gaano karami at kung gaano kadalas nyo dapat pinapakain ang inyong flowerhorn. So yun, no, napaka simple lang nitong topic na to pero maraming hindi alam o maraming hindi nakakaintindi doon sa topic na yun na napaka-importante rin talaga, no? Kasi ang flowerhorn guys, ano yan eh, laging parang gutom yan. Kahit pakainin nyo na pakainin yan, kakain at kakain yan. Yun talaga kasi yung behavior nila, ganun talaga sila. So yun, no, ang magko-control talaga dapat sa pagkain nila is yung nag-aalaga sa kanila, no? Kasi every time talaga, as in umaga, gabi, hapon, kahit madaling araw pa yan, basta gising sila at lumapit ka sa kanila, manghihingi at manghihingi ng pagkain yan. Kasi nga, gaya ng sabi ko kanina, ganun talaga sila, no? So ano nga ba dapat, ganong karami nga dapat at ganong kadalas nyo dapat pakainin ang inyong mga flowerhorn? Marami nagtatanong sa akin guys, no, lalo na sa pellet, pagdating sa pellet, ganong karami nga dapat ang ating binibigay na pellet sa isang flowerhorn, no? Ang sagot ko sa kanila lagi, depende yan kasi kung ganong kalaki yung inyong isda. Kasi ano eh, iba-ibang isda, syempre, iba't ibang size. Iba't ibang ano rin yan, pangangailangan niya. Depende sa laki niya, tsaka depende rin sa size ng inyong pinapakain pellets. Ngayon, pag ako, nagbibigay ako ng pellets, ang ginagawa ko, twice a day, pero pwede rin yan 3 beses. Tapos, hindi ko binibilang kasi yung pellets eh. Kasi, kabisado ko na rin naman yun. Ngayon, ang ano ko, tinitingnan ko talaga yun, yung chan nila. Pag yung chan nila medyo bumilog na,
yun na yung talagang dapat, ha? Hanggang doon na lang. Kasi guys, kahit sabihin natin na kahit anong flower horn pa yan, kahit kampa pa yan, shensu, kahit yung mix din na kampa shensu, mga ganon. Ano kasi, meron kasi mga isda na malaki, malaki talaga yung tiyan. At meron naman na hindi lumalaki. Pero pag nagpakain kayo guys, mapapansin nyo talaga na bibilog at bibilog talaga yan. Kaya ayun yung dapat maging basehan nyo. Tapos pag nakuha nyo na yun, yung kung ilang piraso nga ba yung dapat nyo ipakain para doon sa inyong alaga, ulit-ulitin nyo na lang. Bigyan ko kayo ng sample. Ito si Siljan. Simula nung naging 3-inch yan, 5 piraso na lang yung pinapakain ko sa kanila. Sa kanya. Tapos hanggang ngayon, 5 piraso lang din. Kasi hindi na siya, ano eh, parang bumagal na yung laki niya. Parang 5-6 inches na siya. Pero 5 piraso lang na piraso. 5 piraso. Akala kasi nung iba, mga 10 piraso na yung pinapakain ko sa kanya. Ganon. Kasi nga, malaki na siya. Pero hindi, no. Masyado pa rin marami yung 10. Kasi mapapansin nyo yun, ipupup niya lang na ipupup yun. Kung yung ano nyo, yung flower horn nyo, poop, maraming poop sa sahig lagi araw-araw, ibig sabihin, sobra kayong magpakain. So, yun, no. Kung mga 1 inches na fry lang, ano lang yun, isang piraso lang yun. Depende pa yun kung XL tsaka yung medium. Kaya, kayo kasi mismo dapat ang magtatansya niyan, eh. So, titignan nyo yung isda nyo, tapos papakainin nyo pa isa-isa. Pag naubos niya na isa, pag hindi pa bilog yung tiyan, bigyan nyo ulit isa. Kunyari, nakatatlo, tapos bumilog na yung tiyan niya. Okay na yun, no? Tatlo na yung binigay nyo sa kanila. Bali, pag sa mga susunod na feeding nyo, tatlo lang ng tatlo. Ngayon, syempre guys, lalaki at lalaki yung isda nyo, kaya tatansyahin nyo ngayon. Kung sa tingin nyo, binibigyan nyo ng tatlo, hindi na bumibilog yung tiyan niya, gawin nyo 4. Diba? Kayo na yung mag-a-adjust mismo. Kasi hindi ko rin alam eh kung, alam mo yun, yung bilis ng paglaki niyan, hindi naman natin alam. Dahil depende yun sa pinapakain nyo, tsaka sa tank size nyo. So yun, no? Kung ilang beses naman guys, 2 beses talagang pwede na yan eh. Umaga tsaka hapon, o kaya umaga tsaka gabi. Lalo na yung may mga trabaho sa atin, no? Bago kayo pumasok ng trabaho, o bago kayo, ay wala nga pa na pasok yung school. Bago kayo umalis, pakainin nyo, tapos pagka-uwi nyo, pakainin nyo, 2 beses. Okay na sa kanila yon. Ngayon naman, yung mga naka-home base naman dyan, o yung hindi naman umaalis, pwede nyo pakainin ng 3 piraso. Kasi parang, ano yun eh, parang mas, ano, mas ibuboost niya yung growth pag 3 beses pa lang, I mean. 3 beses sa isang araw. Pwede yun, no? Pero pwede rin naman 2 beses kasi yun talaga yung pinaka ano, normal na kain nila, 2 beses lang. Okay na sa kanila yun, healthy na sila dun. Ngayon, pag gusto nyo naman na i-boost yung laki nila, lalong-lalo na yung sinasabi nila na pump feeding. Bali, ano nga ba yung pump feeding, no? Yun yung pagbubomba o pag, alam mo yun, pinapakain mo sila ng marami. Pero ano yun, medyo delikado yun kasi pag napasobra ka ng pakain, kahit pellets pa yan, pag napasobra ka ng pakain, pwede sila magkaroon ng hexa o yung internal parasite, no? So, hindi talaga recommended na mag-pump feed kayo palagi. Tapos, siguraduhin nyo, pag nag-pump feed kayo, kailangan may heater kayo. Kasi pag mainit yung tubig o warm yung tubig natin, ano kasi, mas mabilis yung metabolism nila, mas mabilis nila matutunaw yun. So, kung wala kayong heater at malamig yung panahon, maaaring magkasakit talaga yan kasi hindi matutunaw agad yung pagkain, nasa tiyan lang nila yon. Tapos yon, mabubuhay yung mga internal parasites natin. Pag ganun nga ang mangyari, pag may tiyan sila, pag may pagkain sila lagi sa tiyan, no? So dapat talaga, pag nag-pump feeding kayo, meron kayong heater, tapos ako nga, ginagawa ko 32 degrees Celsius pa yan para, alam mo, mas mabilis talaga yung metabolism nila kasi pag ganun kainit o ganun kawarm yung tubig. Ngayon, no, ano nga ba ang mga dapat o mga pwede nating ipakain sa flower horn? Ano nga ba yung mga safe? Ano nga ba yung mga hindi masyadong safe para sa ating mga flower horn? Maraming magtatanong yan, no, kasi sa pagpa-flower horn kasi, iba't ibang diet eh, kasi depende, yung iba kasi gusto nila maganda yung isda nila, kaya iniiba-iba nila yung diet. May mga pang treats, meron pang staple food, tapos yun, no, parang ano rin, parang aso din, di ba? Siyempre baka magsawa sila, tapos ayun nga, may mga high protein, meron mga mataas sa ano, may mga spirulina, ganun. Kaya iba't iba yung ano, iba't iba yung diskarte ng mga keeper natin sa pagpapakain kung ano yung ba yung pinapakain nila. Ngayon, kung gusto mong maging safe lang, yung alaga mo na hindi talaga magkasakit at mabubusog siya, pwede naman yung ano lang, yung pellets lang. Ako ang ginagamit ko, Tokiko Platinum, yung talaga yung pinaka basic na pwede na meron ng konting enhancer, yung Tokiko Platinum, yung kulay black. Tapos humpy head talaga, yun yung dalawa ko talaga marerecommend na pwede natin gawing staple food. Tapos yung ano, kung gusto nyo may konting ano, may konting enhancer, yung Wacho Pongkok Masid, yung maganda rin yan lalo na sa pagpapakula kasi may astasan din din yan. Parang ano rin, parang Okiko Platinum din, no? Pero yun nga, gawang Pilipinas siya, kaya kung gusto nyo supportahan yung gawang Pilipinas, andyan yung Kok Masid.
So, yun, no? Yun yung pinaka-safe talaga na pwede nating ibigay para hindi magkasakit ang ating mga alaga. Pellets lang, no? Lalong-lalong na doon sa mga ayaw mag-prepare. Pellets lang. Ngayon, kung gusto niya naman mag-groom, yung mga juby natin, yung mga pre-juby, pwede natin bigyan ng tubi packs. Yun, safe din yung tubi packs na yun kasi nga, malambot siya, tsaka madali siya matunaw. Kaya hindi rin sila basta-basta nakakasakit pag binibigyan niyo sila ng tubi packs. Para naman doon sa mga ibang level na pagpapakain ng flower horn natin, yung mga high protein talaga na, kung high protein talaga, nagbibigay ang ibang mga hobbies ng chicken heart. Minsan binibigyan din nila ng mealworm, tsaka binibigyan nila ng hipon. So, ayun. Yung mga, ano na yun, mga pwede natin ipakain na yun, pwede naman siya, no? Pero wag lang palagi kasi yun talaga yung medyo, ano yun, medyo sensitive kasi pag napasobra ka ng pakain ng ganun, maaari magkasakit ang yung mga flower horn, no? So, lalong-lalo na yung mealworm. Akala nung iba, okay lang yung mealworm. Tapos, ayun, marami nga nagtatanong kung kaya na, kung pwede ba na araw-araw yun. So, ayun, no? Ako, hindi ko marirecommend na magpakain kayo ng mealworm kahit weekly. Kung once a week lang, eh, wala naman ding resulta yun talaga sa flower horn nyo. Kaya huwag nyo na lang pakainin, no? Kasi delikado talaga yun. Kasi yung mealworm, napakatigas ng ano niya, ng laman niyan. Kahit tanggalin mo yung balat niyan, yung laman niyan, medyo hirap pa rin talaga ang flower horn na tunawin niyan. Kaya, para maging safe lang, huwag nyo nang bigyan ng mealworm. Tapos, ayun, no? Yung hipon naman, yung laman ng hipon, pwede nyo naman sila bigyan once a week. Tapos, ayun nga, siguraduhin nyo na meron kayong heater, lalo na pag malamig yung panahon. Kasi nga, medyo nahihirapan silang tunawin yung ano, yung ano yun, no? Yung hipon, yung laman ng hipon. Tapos yon, yung medyo ano, medyo pang advanced level talaga yung ano, yung chicken heart o kaya yung beef heart, kasi laman na talaga na matigas yon. So huwag nyo basta-basta pakainin ng ganun yung inyong mga flower horn, lalong-lalo na kung hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Pwede nyo naman bigyan, pero mag-research muna kayo, no? Kung first time nyo palang itatry, i-research nyo muna kung ano yung dapat yung gawin, kung paano nyo dapat ipiniprepare yung mga yan. Kasi nga, high protein nga yan, pero kailangan din ng tamang preparation yan kasi baka magkasakit nga alaga niyo. So ayun, kung gusto niyo magpakain ng ganon, kailangan mag-research muna kayo kung paano nga piniprepare yung mga ganong klaseng pagkain para sa ating flower horn. So yun, mga kaasang, no, ganong kasimple lang naman, no, basta tatandaan nyo lang, kayo yung magko-control mismo ng pagkain ng yung flower horn dahil sila, kahit ano namang ibigay nyo sa kanila, kakainin at kakainin nila yan, no. Tapos yun nga, baka may magtanong sa akin yung mga agapis, kung pwede nga ba nating ipakain sa flower horn. Pwede rin, no, kasi ako ginagawa ko rin yun, lalong-lalo na pag may mga kalakong agapis, binibigay ko sa flower horn yun, no. Pero wag naman din araw-araw, no, kasi medyo masama rin sa kanila yun. Hindi kasi parang monster fish yan, eh. Wag nyo tulad sa monster fish yan na kumakain ng meat araw-araw at okay lang sila, no. Ang flower horn kasi, cichlids yan. So, pwede silang kumain ng meat, pero kung araw-araw mo yun, nakakasama pa rin sa kanila yun. So, yun nga, no, dapat steady lang muna kayo na, alam mo yon, may kung gusto niyo ng diet na ganun, kailangan alam niyo yung ginagawa niyo. Tapos yun nga, huwag kayo masyadong mag-focus sa protein dahil hindi lang naman din yun ang kailangan ng flower natin. At so yung mga kaasang, no, hanggang dito na lang sa video na to, no. Pag may mga katanungan pa kayo, pwede kayong mag-comment. Tapos buka ko sagutin yung mga comments niyo na yan, no. Tapos yun, sa mga di pala subscribe dyan, click ko lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bagong videos. At ayun, tapusin na natin ang video na to, pero bago natin tapusin, nandito na yung mga shoutout. Shoutout po sa Cebu Westside Guppy Keepers, kay Ralph and Queen, shoutout sa inyo, at sa Bacolod LDN Aqua Pet from Angelica Pimentel. At so yun, mga kaasang, maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang sa susunod na video. Peace out!